Evening guys, kamustang lahat? So welcome all sa ating pangalawang episode ng ating ano pagluluto for tonight, no? Continue po. Naka-dinner ng aking mag-ama, so tahimik na. Ngayon balik ulit tayo sa kusina, luto kasi baunin to ni Mr. for work to work tomorrow. At saka syempre ang aking pinakbet kasi pa baka mamaya masira ng aking ano kahapon pa to na katambay eh, so lutuin ko na talaga yan, no? So init ng ating pan guys, so maglagay na tayo ng oil. Itong ginagamit ko oh, cholesterol free na olive oil. Alright, karoon din yan. Alright, alright. Kasi parehas lang mainit. So, ayan. Mainit na yung apo niya. So, maglagay na tayo ng ating ayan, ng ating oh, walang kamatayang onion. Gusto ko kasi ang maraming onion, guys. Mabango kasi ang luto, guys, na maraming onion, guys. Diba? Ito naman yung ating sa super super busy si mommy today, daming ginawa. Gosh. Bahay. Talagang Wonder Woman talaga ang mga mami, no? Mga ano, asawa, no? Kasi hamakin ano mo. Kaya mong gawin sa isang ano. Kakatapos ka mag-plancha. Nagpa-plancha ako kanina ang uniform ng asawa ko. Then, mga few t-shirts niya. Oh. Habang natutulog, nakatulog. Kasi dinala ni daddy niya sa park kanina. Sabi ko kasi, magpa-plancha ako. So, dalhin mo muna sa labas. Pasyal. No? So, dinala niya. Naglumabas ang mag-ama. So, nakachansa akong mag-enjoy sa bath. Then after mag-bath, nag-uumpisa akong mag-plancha ng ang uniform ng aking asawa for tomorrow kasi back to work ko siya. After 2 weeks na off, back to work ko siya ulit. So nakatap, naubos ko plancha lahat ng uniform niya. Then few shirts. Then tinabi ko muna ang aking gamit sa pag-plancha kasi ano, gising ng anak ko, nakatulog siya kasi pagdating nila, pag uwi nila dito galing park, sobrang pagod daw sa takbo-takbo. So nakatulog pagdating lang doon sa may car park sa baba, nakatulog na siya. So umakyat dito tulog, so dinala na lang doon sa bedroom niya, pinatulog, no? Binigyan ng drink, gatas, so, tulog na tulog. So, continue ako sa pagpaplansya habang natulog siya. So, nakaubos pa ako ng ilang t-shirt. No? Magising. Siyempre, kailangan tigilan ang pagplansya kasi nagising na siya. Delikado kasing mga electric at saka mainit eh, plansya. So, yun, tinabi ko at nagluto na ng dinner ng asawa ko. Habang kumakain ng dinner ng daddy, nagpakain din sa anak. Ngayon, tahimik na silang parehas doon kasi busog na, no? Relax na si Jacob, ready to bed na rin yan, nagre-relax na lang yan. So, si daddy niya, doon sa bath, nag-enjoy sa bath, no? Nag-hot bath. Oh. So ngayon, dito balik na tayo sa kusina. Continue ulit sa ano, pangalawang cooking
episode ng cooking show. Cooking show talaga. So, itong pagkain ko, pinakbet kami ni Jacob dito kasi ayaw naman niya ni Chris. Minsan lang siya, patikim-tikim. Then itong ano niya, minced beef with baby spinach. No? Ginisang ano, ayan. Alright, sinabi guys, kasi ilagay natin ng ating ano, no? Hindi ko pa kasi na-chop ang garlic. Dali lang ha. So, ayan na. Hindi na ilagay ang karne. Nalagay ko ng ating garlic, guys. So, lagay na natin to. Ang ating ano, no? Minced beef. Ayan. At ito rin, ang ating sahog. Ang ating mamoy. Ayan. Kanilang umaga ko pa ito yun lang eh. Dinitro. Labas, ilagay sa labas ang karne natin. Para mas yung ano siya. Lambot. No? So, ang baon ni hubby tomorrow is ginisang minced beef, then baby spinach. No? And of course, ang pagkain ng mag-ina para bukas na rin, no? May lawas. Inakbet. Magkanin. No? Magsain ako ng brown rice bukas kasi si Jacob, nilutuan ko siya nilugaw kanina. Gusto-gusto niya ng anak ko ang nilugaw eh. Nilugaw. So, may pagkain siyang separate. So, ako magsasain ako ng brown rice, no? So, yan na. Takpan muna yan, no? Para ano, lumubot ang karne. Saka natin lagyan ng mga ano, seasoning, no? So, yan. Sinabi. O, yan. Yan na siya guys, maglagay na tayo ng paminta, no? So of course, asin. Yan. Ang dagdagan na naman kung kulang pa, no? Maglagay tayo nito guys, oh, ang mix herbs dito sa beef. Saka paprika. Ayan guys, asin lang yan siya guys. Salt, nor powder, or all seasonings, no? Paprika, then yung mixed herbs, and then last, yung ano, lagyan natin siya ng, kalimutan ko. Pepper, black pepper. Ayan. Dahil lang guys ha, kasi iikutin ito guys eh. Kailangan ng dalawa kamay, hindi lang. So, ayan na siya guys, okay na yan siya. Ayan, ganun din ang pork. So, lagyan na, ito boiled water to, no? Boiling water. Ayan, ayan na din dito, konti. Okay.
Nahuhulog kasi yung aking pangdikit dyan na lagyan ng phone sa dingding, guys. Kasi nag-ano, di ba? Nag-may steam. Hindi ata to, hindi ata yun waterproof, eh. Yung nilalagyan ng phone, pinakabitan ng phone, hindi ata waterproof. So, titingin nga ng ano, yung pwede siya kahit basa yung waterproof siya. So, takpan ulit. Dinlagay na yung magulay, no? Pakuluin na siya ng pakuluin at ilagay na yung mga vegetables, okay? Hindi biro ang maging isang nanay at asawa, guys. Kakapagod. Hindi po nga, hindi ako naka-livestream ngayon. Today, eh. Hindi kami nakapag-livestream today kasi na-stuck ako sa gawaing bahay. Daming gawaing bahay, guys. Kanina. Dami, as in, dami akong ginawa. So, super pagod na nga ako ngayon, eh. Kaso lang, kailangan ko talagang lutuin. No? Baunin ni Chris bukas at saka yung ating pakbitin kasi baka masira na siya pag mabukasan pa siya, no? So, magpa-plan, lumabas ang mag-ama kanina. No, ng few hours, nag-plan siya, daming na-plan siya. Pagkatapos lang nag-bath, relax kunti, nag-enjoy sa warm bath ang mami. Then, nag-plan siya ng isang tambak na lampansyahin, no? Then, luto ng pagkain ng asawa, dinner, oh, magpakain ng anak. Oh, nag-hover. Tapos ko palang magplansya, guys, nag-hover pa ako ng sahig, ng buong sahig namin. At, nagluto ng pagkain, dinner ng asawa at nagpakain ng anak. Oh, ngayon, balik kusina, luto ulit ng ano. Tingnan yung aking plantsahin, oh. Oh, oh diba, oh. Ang daming plantsahin pa, oh. Ayan, tinabi ko lang yan siya. Kala nyo nagbibiro ako, ha. Tinabi ko lang kasi, baka delikado, eh. Delikado nagpa-plantsa ka dyan na may bata na ano, makulit. So, tinabi ko muna. Pag matulog yan siya mamaya, continue ko rin yan siya. Kung okay pa, hindi pa ako pagod na pagod, no? I-continue ko yan. Kahit few, maka-plancha ulit ako ng few lang. Okay, good na ako. Oh, ayun, oh. Tutupiin pa yan, oh. Tutupiin. No? So, good luck dyan after magluto ko. Kung matapos ko pa yan, no? Ito, sampay. Isampay pa yan, oh. Oh, diba? Dami kong ginawa today, guys. As in, dami. Oh, yan, isampay pa yan. So, after ko magluto, isampay yan. Sampay. Alright. Baka yan, lagay ko lang yan sa laundry basket, then bukas ko na yan siya ano, tirahin, no? Tutupiin lang naman yan, tutupiin lang naman yan. Hindi na kailangan niyang plantsahin. Kasi halos yan pang bahay lang naman. So yun mga panglakad, pinaplantsa ko talaga yung mga pangalis namin, panglabas, no? So yan pa guys, isa, gawain, dalawa na hindi pa natapos. Tatlo. Oh, di ba? May nakatambak pa, no? So, pero pagkatapos ko magluto, no, tirahin ko yan siya, no. So, yan ang gawa, ang ano, buhay ng full-time mom, full-time wife. No, okay lang yan. Kasi pag pumunta na yun sa school ang anak ko, no, sa school na naman yan siya ng ano, eh. Hopefully, may lawas, no. Mag-start na yun siya sa school sa this coming September. So, hopefully, kasi unti-unti na bumabalik ang normal life dito sa Manchester City, England. So, pero, stricto pa rin yung social distancing. No, kailangan, kahit saan makikita mo na kailangan, 2 meters away or apart sa bawat isa. So, stricto pa rin yan na ano, na pinapatupad. And then yung magsuot ng mask ang mga matatanda, adult, no, sa public area like sa mga buses, train, no, taxi, ganun, magsuot ka talaga ng mask.
Pero ang mga bata okay lang na hindi magsuot, no? So yan yung golden rule dito ngayon, patakaran na kailangan to pa rin ngayon, barista. 2 meters apart, social distancing, no? And wearing mask in public. So yan yung pinaka-importante ngayon dito na pinapatupad, no? According sa lolokdos ako. Ayan. Criminal offense pag hindi ka sumunod, no? Pag nakita kang hindi ka nagsusuot ng mask sa public area, sa like sa mga yun, taxi, train, buses, yun. So, hindi pwede yan. At saka ganun din pag 2 meters. Pag hindi mo tinutupad yung dalawang golden rule na yan, lagot ka sa gobyerno. So, yun. At least may freedom na at ang halos na mga stores at saka shop dito, bukas na ulit next week. So, by next week, halos mga shop is bukas na ulit. Maliban po sa mga yung super hindi maiwasan na magdedikitan ng mga tao, like for example swimming pool, gym, playing area or soft playing area ng mga kids, yung mga soft play stores ba, dalhin mo anak mo sa mga soft play ganyan, hindi pwede yan. So pinakahuli na magbukas ang mga yan, siguro pinakahuli yung mga soft play na yan, swimming pool, like mga normal yung mga activity, daily activity ng mga bata, playgroup, soft play, swimming pool, gym, yun, pinakahuli yan na magbukas. So for now, ang mga shops, like shopping mall, bukas, mga shopping stores, bukas, restaurant, bukas, takeaways, ganun. Pero of course, 2 meters apart, social distancing pa rin ng pinagpatupad, stricto. Ayun. Then mag-wear ng mask ang mga adult sa public area, like transportation, ganun. So yan ang nangyayari ngayon dito sa UK. So ina-update ko lang kayo guys. So tingnan na natin, siguro pwede na natin to ilagay ang ating gulay. Ayan. Tapos ito, magsampay si mami, no? Ayan na. Ay. Ayan. Ayan. Kailangan na talaga siyang lutuin, guys. Kasi, nang itim ng ating ano, oh, ating talong. Hindi lang, ha? Aroy. Ayan ang ating pinakbit, guys. Nahalo ko na siya, no? Ayan. Ayan. Kita ba? Kailangan na talaga siyang lutuin ngayon eh. Kasi pag pinabukasan ko pa yan, as in masira na talaga yung talong. Kasi nangitim ng talong, nangitim na. Kita nyo, parang nangitim ng talong. So, buti na lang talaga niluto ko talaga siya ngayon, no? Kung hindi, sayang talaga lahat. Ay, nako. So, yan na siya ang ating pinakbit, guys, no? Ang ating homemade pinakbit. Filipino dish ko yan, no? So, isa na lang pong ating ilagay dyan. Ang ating... Ito, oh. Fish sauce. Para maglasa siyang, may lasa siyang parang ano, no? Seafood. Perfecto. Ayun. Nalagyan ko talaga yun ng fish sauce ang aking mga niluluto, guys. Kasi sarap ang lasa ng fish. Ano eh. Ano yung papadagdag lasa, palasa eh. Ay, pakain ako nito. Bahalaan yung diet. Gulay lang siya. Wala lang kanin. Gulay lang. So, yun na siya ganit, guys. Takpan natin yan, no? Takpan na yan. Hinaan ng apoy, no?
Kasi naka-6, naka-ano siya. Full ball, ano eh. Ayan. Gawin natin number 2 lang. Ayan, 2. Kamusta man ang ating giniling? So, ilagay na rin itong ano, guys.